Rose, anak, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Isa kang pera. Hindi mo pwedeng angkinin ang apo ko! Ang pamilya ni Rose! Hindi mo makakuha ang ate ko. Amira, gusto kong maranasan magkaroon ng tatay na tanggap ako. Tatay, anong sinasabi mo? Nasaba ka kay Dr. Franco? Tungsawa na ako sa gulo! Ito ang sinari na nga mismo nagsabi! Isa akong tera! Ngayon, huwag mo naman ipagkait sa akin yung totoo kong tatay. Sa wakas, magkakaroon na rin ng pakinabang ang anak ko sa labas. Maria Makiling, tulungan mo ko. Hindi binanggit sa akin ni Lena nung una silang nagkita ni Crisanto, buntis na pala siya sa anak ni Franco. Sayang, hindi ko inabutan yung adobo. Wala na ho eh. Sige po. Miss? Adobo to oh. Guni mo na. Oh. Hindi ko pa nagagalaw to. Nakahiya naman. Hindi, okay lang. Kaya lang, isang order lang ito. May kasama ka ba? May kasama dapat ako, kaya lang. Iniwan na ako eh. Nag-break kami. Uso yata talaga yun ngayon eh. Kung sino yung mga tunay na nagmamahal, yun ang iniiwan eh. Eh, welcome to the club! Sa mga malalamig ang Pasko at mga buong taon. Member ka nun? Aba, oo. Eddie, teka, paano ba to? Mag-iiyakan ba tayo? Ay, hindi ah. Ako, kinakain ko lang to para mawala yung sama ng loob eh. Huwag ka na, kain tayo. Sige, di kakain na rin ako. Ako nga pala si Crisanto. Lena. Punta mo. Luluwasan na ako ng Makiling, kaya lang wala pa yung bus eh. Makiling? Hmm. Ay, na Makiling ka rin. Doon din ako pupunta eh. Ah. Eh, sabay na natin hintayin yung next trip. Sige na, kain ka na. Oh. Teka, sa akin ba talaga to? Oo. Teka, saglit. Anong ginagawa mo? Pambayad. Oh, hindi. Libre ko to. Sige na, kainin mo na yan para makain ng baby yung gusto niyang kainin. Sige na. Salamat. Hindi ko maintindihan bakit nga ba adobo yung pinaglilihian ko dito sa panganay ko. Sana, wag naman siyang lumaking may toyo. Pambihira. Sinayang ng tatay ng batang yan ang pagkakataon na makitang lumaki siya. Pero wag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Marami kayong ganyan, di ba? Ah. Miss? Ha? Hihilo ka ba? Miss? Hindi na. Ha? Miss, may tubig ba kayo? Miss? Sandali. Ito, minum ka muna ng tubig. Hmm.
Pagod siguro ako sa biyahe. Sige na, kain ka na. Okay ka na? Kain na tayo. Minahal ka ni Crisanto na parang tunay na anak. Madali yung sabihin niya ngayon, Lola. Pero kitang-kita naman, iba yung trato niya sa akin, iba yung trato niya kay Amira. Lalo kapag may nagawa kaming mali. Ano naman nakakaisindi sa akin? Malas ko lang pakain na siya! Ako! Ako, hindi mo ako kakampi! Hindi mo ako! Bastos to eh. Dahil magkaiba kayo ng ugali, magkapatid. Magulang si Crisanto, natural lang na gawin niya yung kailangan niyang gawin para itama ang mali. Maiintindihan mo yan kapag may sarili ka ng anak, Rose. Talagang hindi na kita mapipigilan na tumira sa bahay ng tunay mong ama. Para lagi mong maalala kung ang mga magulang na tunay na nagpalaki sa'yo. Huwag mo nabigayan, La. Baka kung saan lang yan itambak ni ate sa mansyon ng Tere. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Mula nung nagdesisyon ka na doon ka titira kay Doc Franco, pinakita mo na rin sa amin na wala kaming kwenta sa'yo. E di wag. Masaksak mo sa baga mo! Bigla lang si Rose. Kaya pumayag ng tumira sa mga Tera. Oo, tunay na ama niya si Dr. Franco, pero hindi ganun kadali ang magpalit ng pamilya, ising. Alam ko namang malaki na si Rose at kaya na magdesisyon kung saan niya gusto tumira. Pinagpali niya tayo ng ganun-ganun na lang. Dali niyo na sa kwarto ni Roshan. Thank you.
Lolo, is he my new tita? Si Joel. Anak namin ni Maxine. At kailan ka makatingin? Ayusin mo nga. Sampid ka lang. Hindi ko pinagsisiksikan ang sarili ko dito. Inimbitahan ako ng may-ari ng bahay. Kasasagsad pa lang ng talampakan mo dito. Binulabog mo na yung buong pamamahay namin. Dapat yata sa gate pa lang pinagtabuyan na kita eh. Noon pa naman la. Sinasabi na ni ate na pakiramdam niya wala siyang puwang sa pamilya natin. Nakita ko naman ho yung effort ni nanay pati ni tatay na tratuhin kaming parehas. Pero mas mahirap nga lang kay tatay. Ngayon, alam na natin kung bakit. Pinahal naman siya ni Crisanto na parang tunay na anak ka. Crisanto, nilagyan ko na siya ng dinigdig na luya sa noo pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Rose. Hindi bale, malapit nang kumulo itong tsaka kung may tawa-tawa, makakatulong to. Dapat kasi ituloy yung antibiotic na nireseta ng doktor eh. Crisanto, wala na tayong pambili. Ikaw naman kasi, kung nagsorry ka sa boss mo, bakit tinanggap ka pa ulit sa trabaho? Lena? Ako yung ginawa ng mali. Nahuli ko na nga eh. Kung ano-ano kinakanta sa sweldo ko, gusto mo ako pa humingi ng dispensa? Para naman akong mamalimos dun. Crisanto, walang-wala na to. Wala akong pake! Bakit ba kasi naging ganito ang buhay sa Maynila? Kada endo na lang, kailangan magano'n ng bagong trabaho? At pag natapat ka pa sa parang batong boss, hindi ba ibibigay sa'yo yung sahod mo ng buo? Ang bihirang buhay ito, nakakapagod ka! Diyos ko, nanginginig na sa ginawang anak ko, anak. Konting tiis na lang, ha? Titingnan ko muna si Amira dun sa loob ng kwarto. Saan ka pupunta? Crisanto! Okay lang ako, Nay. Kaya kong buhayin mag-isa mga anak ko. Pakayaan mo ko. Lena! Bakit ka umiyak? Ito yung gamot, oh. Wala ko, iniwan mo na kami. Lena! Hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Pasensya ka na, napagtaas na kita ng boses kanina. Sorry, hindi rin ako nakapagpaliwanag kung anong gagawin ko kanina. Nag-iisip kasi ako eh, kung sino pwede ko malapitan. Pinuntahan ko yung mga nakasama ko sa construction. Sina B-Boy, Jerry, si Ato. Inisa-isa ko yung mga bahay nila. Hanggang sa mabuo ko yung pambili ng gamot ni Rose. Salamat, Chris. Ano to?
Nay? Lena? Naisip ko lang, kung papayag kayo na bumalik na lang tayo sa Makiling. Kasi naalala ko nung huli nating punta ron, masayang-masaya yung mga bata eh. Malinis ang hangin doon. Mababawasan ang pagiging masakit ni Rose. Sigurado ka ba, Crisanto? Hindi magiging madali ang magiging pagbalik natin sa Makiling. Pero magtsatsaga lang tayo. May rarahos din natin ang pamilya natin. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Sina, ayos mo yung gamot akin na si Ross. Anak. Rose, pwede. Akin ka lang gamot, anak. Ang init-init niya. Parang kulang pa rin. Ayaw ko, Diyos ko. Sana lang kahit isa na siya, isang tunay na pera. Alam niya, pwede siya pumalik dito sa akin. Tayo naman ang tunay ng pamilya na, di ba? Tayo ang tunay na pamilya niya, di ba? Siya, Mommy. Hindi naman siya tatagal dito, eh. You like my new look? Gawa to ng bruha mong half-sister. Alam mo, swerte ka rin, ano? Yung iba, kumakayod buong buhay nila para makamit ang ganito kaginhawang buhay. Jewel, anak. Pero ikaw, para kang nanalo ng loto. Sa isang iklap, boom! Instant yaman. Tingin mo ba habol ko ang kayamanan niyo? Kasalanan ko bang anak din ako ng tatay mo? Okay. Eh ano naman ang kasalanan ko na nagkaroon ako ng kapatid na hilaw na half-sister din ni Amira, ang number one kontrabida ng pamilyang Tera? Sigurado ka ba na si Amira lang ang kalaban nyo? Sure ka? Gusto mo bang magbilangan tayo? Ingat ka kasi baka mamuti ang mga mata mo sa kalilista natin. Kung ano man yung kasalanan na alam mo sa akin, wala yan sa problema ko sa'yo. Ilusyonada! Opportunista! Sige! Subukan mo. Mapupugutan. Hindi na kayo nahiya sa akin! Ikaw! Kanina pa kita tinititigan para tumahimik na yung bunganga mo. Ayaw mong tumigil. Upo ka nga doon! Upo! Ako pa rin ang padre de familia sa bahay na to.
Desisyon ko na patirahin si Rose dito. Ngayon kung may problema kayo, ako ang harapin nyo. I apologize, Dad. Ako na po yung magpapakumbaba. Pero sana, kung pwede lang, patunayan niya na deserving siya maging parte ng pamilyang to. Bawal yung mga feeling prinsesa dito. Dad, sasagutin mo. Plus na. Talas ng dila eh. Hoy! Talaga nakakalimutan mo, no? Ipakikilala ko lang ulit ang sarili ko sa'yo. Agent Rose Lirio ng Philippine Bureau of Investigation. Hindi ako prinsesa. Palaban ako. Ganyan kayo kay Rose? Hindi ba kayo naglinis ng mga tenga nyo nung sinabi ko sa inyo na patitirahin ko siya rito? Ha? We heard you, Dad. Kaya mo siya pinatira dito kasi gusto mo siyang gamitin sa mga plano mo laban kay Amira. Who's Amira, Dad? Anak, it's not important, okay? Yaya? Pakadala naman si Jewel sa kwarto niya, please. Ikaw na lang. Ikaw na. Kasi Dad, kung masyado kaming welcoming, hindi ba't masyadong unnatural yun? Ikaw, ine-enjoy mo lang yung pagiging natural mo. Bawas-bawasan mo. Eh paano kung umalis dito yung bigla? Eh di ba, Dad? Siya naman nagsabi na palaban siya. Tingnan natin. Tsaka si Mommy nga eh. Sabi niya pupugutan niya ng ulo. Patay mo si Ate Beckham. Baka pwede mo naman kong tulungan. Mapasaray yung planta ng Nexcelsium. Tulungan mo yung mga taga-uyeng. Possible closure? Ano to? Nagrarally sila sa labas ng planta? Katapusan na ng planta ng mga tera. Yan ang gusto ko malinig. Sino yan? Ma'am! Yung taong yun! Mabalinis niya ako! Mabalinis niya ako! Papatayin niya ako! Lahat! Lahat! Papatayin niya ako! Higilan niyo siya! Ulihan niyo siya! Ulihan niyo siya!